Hello everyone! This is Edwin once again. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan. Once again, may konting advice lang ako. Biblical advice, no? Para sa mga nagsisimula pa lamang na mahilig sa pagbabasa ng Bible. Okay? In this particular video, mga kababayan, tutok lang kayo. Dahil itong Biblia na to, yung lumang version ng Tagalog, yung mga matatandang Tagalog, kagaya nito, no? Banal na kasulatan, published ng Philippine Bible Society. Ito yung ginagamit nila Brother Soriano, Iglesia ni Cristo, yung lumang Tagalog, yung published noong first printing 1981, yung lumang Tagalog. Ngayon, merong bagong contemporary na Tagalog na ni-revise. Basically, luma, nag-revise uli. Ito yung magandang Biblia. Tagalog din to. Pinablish naman ng Philippine Bible Society rin, tsaka United Bible Society. May nagbago uli sila yung another version ng bago ulit. Ito ang salita ng Diyos, Biblia. Contemporary Tagalog, mas revised din na mas latest na version. Okay? Nasa sa inyo yun kung gusto nyo yung lumang Tagalog. Kasi para sa akin, personally, yung mga iba dito mahirap, malalim na Tagalog, pero naiintindihan pa rin. Sa panahon ngayon, mas magandang basahin kapag nagsisimula ka yung contemporary na Tagalog, yung naaayon sa panahon ngayon. Pero kung gusto nyo, kumpara, nasa sa inyo yun. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kagaya nito, no, sa kawikaan. May mga advice tungkol sa mga taong plastic, mga taong sinasabi nila sa kanilang salita pero hindi naman sa isip, meron silang kinikimkim na ito, kasi dito merong konting pagkakaiba pero hindi yung mensahe. Nagigets nyo? Bigyan ito halimbawa sa lumang Tagalog, yung matanda. Kaya yung banal na kasulatan. Sa kawikaan. Kawikaan, kapitulo, chapter 23, basahin natin sa verse 6. No? Ito, medyo makikita nyo yung pagkakaiba. Maliit lang konti, pero yung mensahe ganun pa rin. Pero sa pagkakaintindi, kapag ikaw nag-beginner pa lang, maaano mo agad yung pagkakaiba. Lumang Tagalog. Ito yung madalas na ginagamit nila Brother Soriano, yung mga ang dating daan. Ito yun eh. Babasahin ko ha. Huwag mong kanin ang tinapay niya na may masamang mata. Ni nasain mo man ang kanyang mga masarap na pagkain. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka, sabi niya. Ngunit ang puso niya ay hindi sumasayo. Ang subo ng iyong kinain ay iyong isusuka. At iyong iwawala ang iyong mga matamis na salita. Dito medyo maliligaw ka eh. Pero yung mensahe, tingnan nyo yung pagkakaiba naman. Ito yung matanda ah. Ang pagkakaiba nito, dito sa pangalawang prenta. Okay? Ito yung sinabi. So, chapter 23, di ba? Kawikaan din yun. 6, ito naman yung sinabi. Huwag kang makikikain sa taong kuripot. Dito meron talagang sinabi, taong kuripot, taong plastic.
Ito yun. At nanasain man ang masarap niyang pagkain. Sapagkat, iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. Dito, doon sa kabilang luma. Wala eh. Anyayahan kanyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Dito, hindi bukal sa kalooban. Dito sa luma, walang sinabi. Pero yung mensahe, ganun pa rin, di ba? Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang magaganda mong sasabihin. Di ba, medyo may subtle, ano? Dito naman sa ano? Dito naman sa latest na contemporary Tagalog. Basahin natin, ha? Basahin natin. Okay. Kawikaan. Kawikaan chapter 23 verse 6. 6 yun eh. Ito, huwag kang kumain o matakam. Dito naman, at pagkain na inihanda ng taong kuripot. Kahit ito ay masarap, sapagkat ang taong ganyan, bawat subo mo'y binabantayan. Sasabihin niya, sige, kumain ka. Dito, walang sinabi dun sa first and lumang ano eh, di ba? Dito sa dalawang libro. Sige, kumain ka, pa. Sige, kumain. Ngunit, hindi pala ganoon ang nasa isip niya. Basically, plastic na tao yun, di ba? Kaya't, lahat ng kinain mo'y isusuka mo at ang mga papuri mo sa kanya ay mababaliwala. Iba, konting subtle differences yung mapapansin ninyo. Pero ang para sa akin, no, personally, mas maganda munang magsimula kayo dito sa contemporary na Tagalog. Pero kung ano naman, kung gusto nyo yung pare-pareho magkumpara, mas maganda, di ba, pagtatlo. Ito yung lumang-lumang Tagalog, na-revise, at na-revise. Ngayon, para mas maintindihan nyo pa, ito pa, konti, oh. Ito, yung English naman, Life Principle Bible, na study, yung pastor na si Charles A. Stanley. Ito, di ba alam nyo naman yung King James Version? Ito, version ng American, ano ba to? American, New American Standard Version published ng Thomas Nelson. Dito, marami kayong matututunan. Mas maganda, maraming reference para yung mensahe doon, yung deeper truth, wow, deeper truth eh, no? Deeper na mensahe, lalawak pa sa inyong pag-aaral. So, once again, yun lang, no, yung advice ko. Mas maganda sa mga nagsisimula pa lang na ating kapatiran, magsimula kayo sa mababaw muna, mababaw. Tapos, palalim ng palalim. Parang, ano kayo dyan eh? Diver. Habang lumalalim, lalong lumalawak ang inyong kaalaman. Okay, thanks for watching. God bless. Stay strong, stay safe. Bye.